mahalaga na balikan lamang po natin muli yung konteksto ng ating pag-aaral dito sa Hebrews chapter 11 bago natin ituloy yung ating pag-aaral sa faith ni Moses. Mahalaga po kasi na makita natin at hindi po tayo malayo doon sa tuon ng writer kung bakit niya sinulat yung Hall of Faith ng mga characters po na ating inaaral. Okay, binigyan po kasi ng writer ng Hebrews sa chapter 10, mainly yung unang-una, yung perfect sacrifice na ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa ating kaligtasan. Siguro kung atin lamang pong titignan, maybe if you can open your Bibles, in Hebrews chapter 10, just scan it, buksan nyo lamang po doon para at least kung may babanggitin po akong Bible verse ay makita po ninyo yung aking passage na sinasabi o binabasa. Balikan lamang po natin Hebrews chapter 10 from verse 4 to 7. Sabi po doon, "For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Consequently, when Christ came into the world, He said, 'Sacrifices and offerings you have not desired, but a body you have you prepared for me. In burnt offerings and sin offerings you have taken no pleasure. Then I said, Behold, I have come to do your will, O God, as it is written of me in the scroll of the book.'" So makikita po natin dito yung ginawa po ng ating Panginoon para sa atin, yung kanyang pagsunod sa ating Panginoong Diyos. At malinaw sa verse 10, dun pa rin po, chapter 10 ng Hebrews, siya po yung naging once and all perfect sacrifice ng ating Panginoon para sa ating kaligtasan. Sabi po dun, "And by that will, we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And Jesus was victorious." Mababasa po natin ito sa verse 12. "When Christ had offered for all time a single sacrifice for sins, He sat down at the right hand of God." So Jesus was victorious over sin and death. So makikita po natin na ang laki po ng ginawa ng ating Panginoon para sa ating lahat. "And to those who will believe in Jesus will indeed receive forgiveness of sins." Sabi po sa Hebrews 10, 17 to 18, then he adds, "I will remember their sins and lawless deeds no more. Where there is forgiveness of this, there is no longer any offering for sin. Now that we have confidence in Christ, we are now to live for His glory." Kasi nagawa niya na ang lahat para sa atin eh. "We are then to draw near to God in prayer and in our relationship with Him." Ito po yung iba pang mga itinuro ng ating anong writer ng Hebrews sa atin. "We are to stand in the truth, even in times of persecutions. And we are to consider how to stir up one another in the faith." So may mga responsibilities na. Kung ikaw ay naligtas ni Jesus Christ, may responsibility na tayo ngayon mamuhay para sa Kanyang kaluwalhatian, lalong mapalapit sa ating Panginoon, manindigan sa katotohanan, at patuloy na tayo ay mag-fellowship para sa ating paglago, sa ating pananampalataya. So the writer encourages us to continue in the faith. Yun po yung kanyang tuon. Sabi niya sa mga Hebrew Christians, continue in the faith. To stand in Christ and live our lives only for Him. The writer is calling the Hebrew Christians not to throw away their confidence, not to fall back again doon sa Old Testament legalistic beliefs nila, but to continue in their faith in Christ. Sabi nga sa Hebrews 10, 36 to 39, "For you have need of endurance, so that when you have done the will of God, you may receive what is promised. For yet a little while, and the coming one will come and will not delay, but my righteous one shall live by faith. And if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. But we are not of those who shrink back and are destroyed, but of those who have faith and preserve their souls." So ito po yung huling part na sinabi po nung writer sa Hebrews chapter 10, na panawagan niya na tayo ay manatili sa ating Panginoon. That we are not to shrink back. Na hindi tayo yung parang bumalik ulit sa dati nating pamumuhay, kung hindi tayo ay dapat na nagpa-press forward, lumalago sa ating pananampalataya at sumusunod sa Kanya. Pero syempre yung magiging question at the end of Hebrews chapter 10 is, anong klaseng pananampalataya ba itong sinasabi mo? Kaya ngayon tayo papasok sa Hebrews chapter 11. Kasi kung yung last part ng Hebrews 10 ay the righteous one shall live by faith,
ano tong faith na ito? Anong clashing faith? Paano ko ipapamuhay itong faith na ito? So dito yung writer sa Hebrews chapter 11, nagbigay siya ng full description kung ano nga po ba yung pananampalataya. So ito yung ating tuon sa ating pag-aaral na kung tayo ay may pananampalataya kay Jesus, tayo ay tinawag na magpatuloy na maging matatag sa ating pananampalataya, na lumalakad tayo ng may matibay na pananampalataya. Pero anong pananampalataya ito? Ating nakita kung anong pananampalataya na ito sa una nating naaral na. At sinabi ng writer sa kanila na matuto sila dito sa mga halimbawang ito. Okay? The righteous shall live by faith. Anong faith ito? Ito yung faith na dapat mong isinasabuhay ngayon. So, verse 1 and 2 ng Hebrews 11, pinakita dito yung definition kung ano yung faith. Pangalawa, sabi nga, meron na kayong faith because you believe na ang, kung lahat ng bagay ay likha ng Diyos, then you already have a kind of faith na may pagkilala ka sa Panginoon. Pero hindi lamang dapat sa pagkilala mo na may Diyos na naglikha ng lahat ng bagay, dapat mo makita kung anong klaseng pananampalataya yung pananampalataya na tunay na nakakapagligtas. At yung pangatlong bagay na ating inaral na dito sa Hebrews 11, inaral na natin yung mga characters. Okay? Kay Abel, kay Enoch, kay Noah, kay Abraham, kay Sarah, kay Isaac, kay Jacob, at yung buhay ni Joseph. So malinaw sa kanilang buhay, yung pananampalataya na meron sila sa ating Panginoong Diyos. Sila, ay makikita natin, ano, hindi perfect yung faith nila, pero at, even at the end of their life, sila po ay patuloy na pinanghawakan ang pangako ng Diyos at nanampalataya sa Kanya. Ito actually yung nais ng writer para sa mga Hebrew Christians noong panahon na yon. Ang maging matatag sa kanilang pananampalataya at lumalakad sa pananampalataya even at the end of their lives. Okay? Tayo din, dapat ganun po. If we say that we have faith, sana even at the end of our lives, yung ating pananampalataya ay hindi po nag-waver. Kung hindi, dapat po mas lalo po itong lumalago. Okay? Tayo ngayon na kay Jesus na, kung atin nakita yung example ng pananampalataya ng mga nauna na sa atin, mas lalo nawa tayo na tumayo sa ating natanggap na biyaya na pananampalataya kay Kristo Jesus. At actually tayo, no, dahil alam na natin, marami ng example, marami ng ipinakita na maling example sa atin na dapat hindi natin tularan, maraming mga example in the Old Testament sa ating mga inaaral na dapat nating tularan, alam na natin. Kasi kung isipin ninyo, no, yung sa Old Testament, hindi pa ganun ka-clear sa kanila kung ano yung faith. Pero tayo, nakilala na natin si Kristo, nakita na natin yung pagtugo ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pagtupad, sa kanyang pangako kay Kristo Jesus, clear na. Tapos na sa atin na yung Bible. Aralin natin maigi. Basahin natin maigi. Unawain natin maigi. At dapat tayo, actually in our time, mas matatag tayo sa ating pananampalataya. Huwag po tayo yung parang pabanjing-banjing na Christian. Hindi po maganda yun sa ating Panginoon. Alam niyo yung parang, I have faith, okay na ako. Hindi po, dapat growing po tayo. Growing. Dapat mas lumalaki ang ating pananampalataya. Mas tayo ay mas lumalakad ng tama sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Mahalaga po yung ating inaaral dito sa Hebrews 11 dahil tayo po ay ini-encourage po dito ng ating Panginoon na maging matatag sa ating pananampalataya. Mahalaga na balikan natin actually yung context dahil ito isinulat upang magbigay halimbawa sa atin as an example of faith. At the same time, encouragement ito para sa Hebrew Christians, encouragement din po ito sa atin. Na kung ang faith natin ay parang minsan gigewang-gewang, may mga example po in the Old Testament na ganun din. Pero in the end, sinasabi ni God, huwag kayong maging katulad nila Isaac at nila Jacob, na yung kanilang pananampalataya ay hindi matibay. Huwag natin silang tularan. So encouragement sa atin na tayo ay magpatuloy, na tayo ay mapatatag sa bawat pag-aaral natin ng salita ng Diyos upang ating pananampalataya kay Jesus ay tunay na lumalakas. So as we study, as we have heard muli kung ano yung context, so they are called to the righteous shall live by faith. Anong klaseng faith? Ganitong klaseng faith yung dapat nating isa sa buhay. Let us continue our study in Hebrews 11. Basahin po natin yung verse 23 up to verse 28. Okay? Sabi po dito, by faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents.
because they saw that the child was beautiful and they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated by the people of God than to enjoy the fleeting pleasure of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking for the reward. By faith, he left Egypt, not being afraid of the anger of the king, but he endured as seeing him who is invisible. By faith, he kept the Passover and sprinkled the blood so that the destroyer of the firstborn might not touch them. Okay, hatiin po natin as an outline yung ating pag-aaral po dito sa Hebrews 11:23 to 28. Verse 23, fearless faith. Verse 24 to 26, world-rejecting faith. And verses 27 and 28, trusting in the Lord kind of faith. Pero ngayon pong umaga, paaralin lamang po natin yung unang bahagi, fearless faith. Okay? Basahin ko lang ulit, verse 23, by faith when he was born, Moses when he was born was hidden for 3 months by his parents because they saw that the child was beautiful and they were not afraid of the king's edict. Siguro kung inyo pong mapapansin dito sa ating nabasa, hindi actually faith ni Moses yung tuon po dito nung sinabi ng writer ito, kundi faith po ng kanyang mga magulang. May ginawa yung parents dito ni Moses sa kanya sa paghayag dito sa story na ito. Una, tinago nila si Moses for 3 months dahil may nakita sila kay Moses na siya ay iba sa mga bata nung panahon na yon. Pangalawa, hindi sila natakot sa edict or command or law okay, na ibinigay ng Pharaoh patungkol sa mga bata. Okay, para sa mga hindi pa nakabasa po ng story ni Moses, atin tignan lamang yung tagpong ito para maging malinaw sa inyo kung bakit mahalaga ang pagtago ng parents sa kanya at kung anong klaseng pananampalataya ang kanilang ipinakita noong oras na yun. Siguro inyong buksan po yung inyong mga Bible sa Exodus. Ito po yung pangalawang book sa Bible. So natapos na po natin ano, yung mga stories sa Genesis. So parang nagkaroon tayo ng konting ano, no, character study, konting parang gist nung story sa Genesis. Ngayon na sa Exodus po tayo. Hindi ko po babasahin lahat dahil mahaba po yung Exodus. Pero kikwento ko sa inyo yung ilang bahagi po dito para makita po ninyo yung aking tinutuon dito sa Bible. Okay, Exodus 1, kung inyo po lamang titignan, ito po yung after na ng panahon ni Joseph. Okay? After ng panahon po ni Joseph, yung lahi po ni Israel ay dumadami na. Okay? Sobrang dami nila actually. Okay? From Isaac to a multitude of descendants. Ito po yung pagtupad ng ating Panginoon doon sa isang promise ni God. Diba? I will bless you with multitude of descendants. Nadami sila. So ito yung promise ni God, tinutupad na ang ating Panginoon. So may isang natupad na. Okay? Wala pa nga lang yung land, hindi pa natutupad yung land, at wala pa po yung you will be a blessing to all nations. Okay, susunod pa lamang po yun. Progressive po yung pagtuon o yung pagtugon ng ating Panginoon sa kanyang pangako. Ating tandaan, kapag may promise ang Diyos, at mahalaga po ito na makita natin, even in verse 1 pa lamang ng Exodus 1, kapag nag-promise po ang ating Panginoon, kanya po itong tutuparin. Okay, hindi po pwedeng hindi. At mahalaga po na ating matandaan po yun sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Natapat po ang ating Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga pangako. Pero kung ating po titignan sa Exodus chapter 1 verse 7, sabi po dito, but the people of Israel were fruitful and increased greatly. They multiplied and grew exceedingly strong so that the land was filled with them. Sipin mo na lang ha. The land was filled with them. So, saan sila iniwan ni Joseph? Sa land of Goshen. Okay? Isang part po ito ng land doon po sa Egypt. Actually, dumami na sila ng dumami. Millions na po sila by this time. Kaya nga kung ating pong titignan dito, dahil sa pagdami ng lahi ng Israel, ang hari ng Egypt na hindi na nakakakilala kay Joseph, nakalimutan na dahil ilang years na po ito nagdaan, syempre, nakikita mo yung ibang lahi, mas dumadami sa'yo. Ano mararamdaman mo? Ayun, dami nila, saya-saya naman. E, syempre, hindi ganun, di ba? Sa sobrang dami nila, natakot actually yung hari o yung Pharaoh na
maaari na in time sa dami nila, kalabanin sila at kung sila ay, alam mo yon, i-encourage ng iba pang mga bayan na mag-join kayo at sakupin natin ang Egypt, pwede sila actually na masakop. So natakot actually yung Pharaoh at that time. Mainly dahil natatakot sila dahil inaalipin po nila yung mga Israelites at that time. So, ang ginawa actually ng Pharaoh, yung weird, ano? Minsan niya, out of the foolishness of the heart talaga, mali yung magiging decision. Mas lalo niyang pinahirapan yung mga Israelita. Okay? Pinahirapan sila sa mga gawain ng paglilingkod. Daming pinahirapan dito, hindi ko ikikwento yung story, pero pinahirapan po sila. Siguro, maiisip lamang ninyo, bakit ganito ang nangyari sa kanila? In some way na, ang ganda ng ending natin sa Genesis, naging may land sila, hindi sila pinabayaan ni Joseph, and then ngayon napailalim sila at naglilingkod ngayon bilang isang mga alipin sa bayan ng Ehipto. Okay, siguro mahalaga na tignan natin po ito, no? At makita po ninyo na bahagi po ito ng prophecy. At ito ibinigay in Genesis chapter 15 verse 13 to 16. Sabi po doon sa Genesis 15, kaya nga kung babasahin po ninyo yung Genesis 15, siguro, ito po yung covenant ni God kay Abram at that time. Sabi po doon, "Then the Lord said to Abram, 'Know for certain that your offspring will be sojourners in a land.'" Yung offspring mo magiging, wala pa siyang anak dito. Pero sinasabi na kagad ni God, magiging sojourners in a land that is not theirs and will be servants there. So Genesis 15 pa lamang po ito. "And they will be afflicted for..." Grabe, no? 400 years. Siguro more than 6 generations or 5 generations siguro kung ang buhay mo hanggang 80. So kung buhay mo hanggang 100, at least 4 generations. Ang ano nito, wala pang anak si Abram, pero binigay na po ito at ina-anticipate na ito actually. Alam nila ito eh. "But I will bring judgment on the nation that they serve." Alam na natin yun sa lahat ng mga nangyari kung nabasa na ninyo yung Exodus. "And afterward, they shall come out with great possessions." So, this is a prophecy. Actually, nung lumabas ang Israelites, sa bayan ng Egypt, talagang niransak nila. Ang weird doon sa story, kung nabasa niyo yung Exodus, yung mga Egyptians mismo, ano mga kailangan ninyo? Binibigay. Ang galing ni God, di ba? Kasi bakit nila ginawa yun? Because it was already prophesied in Genesis chapter 15. "They shall come out with great possessions." Yung mga possessions actually ng mga Egyptians, ibinigay nila sa mga Israelites sa pag-alis nila, yung Exodus na ginawa nila at that time sa Egypt. Sabi nga, "As for you shall go to your fathers in peace. You shall be buried in a good old age. And they shall come back here in the fourth generation." So tama. Diba? Babalik sila in the fourth generation. Kasi 400 years yun eh. "For the iniquity of the Amorites is not yet complete." So dito, diba, ipapalipol ni God ang buong Amorites eh. Pero at that time, hindi pa pwedeng patayin ang lahat ng Amorites. Kasi hindi pa sila nagkakasala ng matindi sa ating pang. Hindi pa tapos eh. Inaantay pa ni God lalo yung galit niya. Darating yun at yun ay darating sa pagbalik ni Moses. Okay? So, muli ating makikita na ang story dito ay pagtupad ng Diyos sa kanyang ibinigay na covenant kay Abram. Kaya po sila under, sila naging alipin, bahagi po ito ng plano ng ating Panginoong Diyos sa kanila. So, balik po tayo sa story. So, pinahirapan ng Pharaoh, nung hari ng hari ng Egypt ang Israel at kanyang pinatawag pa actually yung mga Hebrew wives. Ang dami-dami na ninyo. Tatawagin ko nga yung mga Hebrew midwives. Panahon natin ngayon, OB. Di ba? Para magkaroon kayo, ay mga OB. Ito yung mga nagpapaanak. May midwives pa ba ngayon? Sa probinsya na lang siguro, no? Kahit dito ngayon? Alam ko kasi ngayon, pinupunta. Okay. Hindi ko alam yon. Thank you for informing me. Okay? At inutos actually ng hari na kapag lalaki yung anak, ito ay kanilang papatayin. So, mga midwives, hindi ko alam kung ilang dalawang midwives yung pinatawag dito. Iniisip ko nga eh, bakit dalawa lang yung ipinangalan dito sa Exodus? Eh, million yung mga Israelita. Okay? So, kung lalaki, patayin.
Kung baby girl, katulad ni Adelie, okay? Okay lang yan. Cute yan eh, baby girl. So kung buhay si Adelie at that time, hindi siya papatayin. Okay? So maganda na makita natin, ang pananampalataya dito, hindi lamang nung parents, actually, ni Moses, pero at the midwives pa lamang. Okay? Na pinangalanan pa actually sila dito ng ating Panginoon sa Exodus chapter 1 na si Shipra at Puwa. They feared God at dahil dito, hindi nila sinunod ang utos ng hari. At dahil sa kanilang takot sa Diyos, sila ay hindi naman pinabayaan ng ating Panginoon. Because they feared God, they have faith in God, they believe in God, sila din hindi pinabayaan ng Panginoon. At sila binigyan pa ng kanilang sariling family. At dahil hindi nag-work ang plano ng hari ng plano ng Pharaoh nung hari sa Hebrew midwives, dahil sabi ng mga Hebrew midwives, eh pagdating namin, nakapanganak na sila eh. Hindi ko alam kung ano yung plano ng Pharaoh, no, na kapag ka lumabas ba, lalaki, baliin mo yung ulo. Hindi natin alam eh. Di ba? Eh, ang reason nila at that time, kung iisipin lamang natin yung story, paglabas, mabilis mga anak yung mga Hebrew women, nandun na, hindi na namin sila na ipanganak pa. So, yun yung kanilang reason. So, hindi na natiis actually ng Pharaoh, dahil sa sobrang dami nila, nagkaroon na ngayon siya ng command o ng pag-uutos. Patayin ang lahat ng batang lalaki na Hebrew at sila ay itapon sa Nile River. So, yun yung law. So, ibig sabihin, yung mga gumagawa na nito, siguro yung mga Egyptian soldiers na. Pag may pinanganak, kukunin yung bata, tatapon sila sa Nile River. Eh, lahat marunong lumangoy. The joke lang yun, no? Nabuhay, tapos mas lalo dumami pala. The joke lang yun. Kumbaga, namatay, maraming mga batang namatay at that time. Okay? Yung siyempre, yung mga baby girl, hinayaan po silang mabuhay. At makikita po natin yun sa Exodus chapter 1, verse 22. So dito, makikita natin ang paghayag ng sa ating na itinakda ng Diyos para sa Israel. Ipinakita din sa atin ang faith ng Hebrew midwives kung saan ating nakita ang kanilang pagsunod sa Diyos kaysa sa hari. Faith obeys. Mahalaga po natin yung paulit-ulit po yun, di ba? Doon sa mga example na ibinibigay. Even with, hindi na nga natin, hindi nga binanggit ng Hebrew sa Hebrew 11 yung mga midwives eh. Pero yung mga midwives na ito, they have faith, they obey. Faith trusts and submits to God. Ito yung klase ng pananampalataya na nais nung writer makita nung mga mananampalataya ng mga Hebrew Christians at that time. At ito din yung dapat na pananampalataya na meron po tayo ngayon. Pananampalataya na kung ikaw ay kumikilala sa Panginoon, ikaw din ay sumusunod, nagpapasakop sa ating Panginoon. Actually, para dun sa mga sinulatan ng writer ng Hebrews, clear po sa kanila, mga Hebrew po ito mga ito eh. Pag pinag-usapan ng Exodus, alam po nila yan. Hindi po pwedeng hindi. Alam po nila yan. So parang balik, oo nga no. Nung sinabi yung patungkol kay Moses, alam nila yung story na yun dahil mga Hebrew Christians po sila. And then puntahan po natin, Exodus chapter 2, yung birth po ni Moses. So dahil may edict na, doon po nang gagaling no, yung command o yung law na ibinigay po yung Pharaoh, dito na ngayon magpo-progress yung story ni Moses. Sabi sa Exodus chapter 2, verse 1 and 2, "Now a man from the house of Levi went and took as his wife a Levite woman. The woman conceived and bore a son, and when she saw that he was a fine child, she hid him 3 months. So makikita natin, una dito, anong lahi si Moses? Levites. Okay? Levites. Sila yung actually walang natanggap na bahagi ng lupa dahil yung kanilang natanggap is yung mag-serve sa temple ni God. Actually, mas maganda yung kanilang role. Sila yung pwedeng maglingkod, makalapit. Okay? Sa kanila yung priest, yung priesthood sa kanila nang galing. Kaya nga, si Aaron, priest siya, at yung mga subusunod na lahi nila Aaron ay dito dahil sila ay mga Levites. Okay? Sila ay nagkaroon ng anak na lalaki. At sabi nga sa passage natin, she saw that he was a fine child. Fine child. Galing, ano? You have a child, yeah. He's fine.
Pero sabi actually sa Hebrews chapter 11, beautiful. Okay? Actually, ginamit din yan kay Stephen nung siya yung mamamatay na. He was beautiful in God's sight. Beautiful not mainly about appearance, but the Lord may have moved in the hearts of the parents na kanilang makita na itong batang to ay special. Hindi po special child. Baka kasi isipin nyo yun. Pero ibig sabihin lamang na yung batang ito, in favor po siya kay God. May favor po siya sa Panginoon. May magandang plano ang Diyos para sa batang ito. Hindi natin alam kung paano kumilos doon sa parents Alam mo yun, parang ang ganda ng batang ito parang hindi mo siya pwedeng ihayaan na maitapon na lang sa Nile River. So yung kanilang ginawa ay tinago ito. Kaya actually sabi din sa Acts 7 verse 20, at this time Moses was born and he was beautiful in God's sight. Mahalaga po yun kasi nung dinideclare po yun ni Stephen at that time, beautiful, fine, at yun po yung description about Moses. Pero he was beautiful in God's sight. Iisip ko nga nung pinanganak ako, was I beautiful? Parang hindi yata. Buti na lang pinanganak ako ngayon. Kung pinanganak ako actually nung panahon na itatapon yung mga baka natapon siguro ko, no? Natapon ako. But praise God, pinanganak po ako 1977. God's favor was upon Moses dahil may mahalagang purpose ang Diyos para kay Moses. So nakatakda na kung sino siya at kung anong plano ng Panginoon para sa kanya. At dahil sa pagkilos din ng Diyos sa parents ni Moses, sila din ay tumugon ng may pananampalataya. They have faith, they believe. At nagresulta ito ng tamang pagtugon sa kanilang sitwasyon. Sabi nga sa Hebrews, Exodus chapter 2, verse 2, sa last part, she hid him in 3 months. Hindi siya natakot, actually, sa utos ng hari, kundi siya ay sumunod sa pagkilos ng Diyos sa kanyang puso. Nilagay ni God yan sa kanya doon sa mother, sa parents niya na, hindi, itago mo yan. Alam mo yun, may command, hindi maganda yung command ng Pharaoh, pero siya ay tinulungan ng ating Panginoon na kanyang magawa din yung kalooban ng ating Panginoon. Kung faith ang nag-udyok sa kanya na itago ang bata actually, kung ating pong titignan lamang, kasi minsan tinago lang yung story doon sa Hebrews chapter 11, actually mas mataas na faith pa yung susunod na kanyang ginawa. Dahil hindi niya na maitago yung bata for three months, hindi natin alam kung bakit, dahil mas maingay na ba ito, o parang nahirapan na siya itago. So may mga situations na hindi niya na maitago yung bata. Pero mainly si God na rin ito. Okay? Sa sitwasyon na kumikilos, gusto ko makita natin dito yung sovereignty ni God. In Exodus chapter 2, verse 3 to 4, sabi niya, when she could hide him no longer, she took for him a basket made of bulrushes and daubed it with bitumen and pitch. She put the child in it and placed it among the reeds by the river bank. And his sister stood at a distance to know what would be done to him. Siyempre, si God yun, pero faith din eh. Ilalagay mo yung anak mo sa isang basket, palulutangin mo na lang dun sa river at tignan na lang natin kung anong mangyayari. Okay? Pero siya, bahagi po ito ng plano ng ating Panginoong Diyos. Siyempre, at that time, hindi niya alam kung ano yung mangyayari dito sa batang ito. Pero by faith na lang na ito yung binigay na idea ni God sa kanya, titignan na lang natin kung anong mangyayari pa dito sa batang ito. Hindi naman niya actually totally pinabayaan eh. Andun yung sister niya ni Moses, nakabantay, nagtatago, at titignan kung anong mangyayari. Okay? Sila pa rin ay nagtiwala sa ating Panginoong Diyos kung ano man yung susunod na pangyayari. Pero dahil may plano ang Diyos sa batang ito, sabi sa Exodus chapter 2, verse 5 to 10, at ito po yung magandang nangyari na, now the daughter of Pharaoh came down to bathe at the river. Sa lahat ng oras pa naman, ano, doon pa siya naligo doon sa river na yon. Hindi ko lang, maganda ba yung river na yon? Mayroon ka panood na ba sa inyo nung story ni Moses, yung old picture? Diba, parang may palasyo doon, tapos nandun yung river. Siyempre, hindi natin alam kung talagang inanod ba doon sa palasyo nila yung bata o yung si Moses at that time.
So while her young women walked beside the river, she saw the basket among the reeds and sent her servant woman and she took it. So nakita yung basket, kinuha na. When she opened it, she saw the child. And behold, the baby was crying. Siyempre naman, iiyak talaga yun. Diba? Dahil naiwan siya, hindi natin alam. Actually, kinabukasan na siya nakita. Hindi natin alam. Okay. She was crying. She took pity on him. So naawa siya dito sa bata. This is one of the Hebrew children. Hindi natin alam kung paano niya nalaman na one of the Hebrew children. Dahil siguro baka may idea sila regarding that. Okay. Then his sister said to Pharaoh's daughter, so nandun na yung kapatid ni Moses, kinausap yung Pharaoh's daughter, "Shall I go and call a nurse from the Hebrew women to nurse the child for you?" Ang galing din ni Gala, no? Kung paano din siya kumilos dun sa kapatid niya. Si Miriam yun eh. Okay? So nilapitan siya at sinabi kaagad na, "Gusto mo ba ng nurse? May mag-aalaga para sa kanya." And Pharaoh's daughter said to her, "Go." So the girl went and called the child's mother. Ang galing, hindi siya talaga pinabayaan. Nagpalaki pa talaga kay Moses ay yung kanyang sariling ina. And Pharaoh's daughter said to her, "Take this child away and nurse him for me, and I will give you your wages." Mautak, di ba? Nagkaroon pa siya ng pera. Laki ng sweldo niya noon. So the woman took the child and nursed him. When the child grew older, she brought him to Pharaoh's daughter and he became her son. So winin ito, siguro kapag hindi natin alam kung anong age na yun, siguro yung hindi na kailangan pang alagaan, siyempre pinadede ito siguro. Wala namang S24 that time. 24 ba yun? O S26? 25? Kalimutan ko na. Hindi ko na alam eh. Basta yun, promil na lang. Siyempre, walang powdered milk. Siyempre, kailangan mother's milk. So, siguro, after ma-win yung bata, lumaki na ito, hindi na kailangan ng gatas, kumakain na siya siguro ng lechon. So, nandun na siya ngayon. Dinala na ulit siya sa Pharaoh's daughter at siya'y naging kanyang anak. And then, siya'y pinangalan ng Moses. Because she said, "I drew him out of the water." So ito yung background story dito sa Hebrews chapter 11 verse 23. Kung saan nagpakita ng faith ang parents ni Moses, siya ay sumunod sa pagkilos ng Diyos sa kanyang puso. Hindi niya binigyang importansya yung edict o yung law ng Pharaoh at that time patungkol sa mga batang lalaki. It was fearless faith. It was courageous faith. Hindi sila nagpadala sa pananaw ng tao kung hindi sila ipatuloy lamang na sumunod sa ating Panginoong Diyos. Faith that obeys even against the law of the king to truly follow the command of the real king of all. So mahalaga po na makita natin yung pananampalataya dito nung nanay niya. But let me just add one more truth sa life po ni Moses nung siya ay baby pa at actually nung time na ito ay nagpo-foreshadow din ito sa kapanganakan ni Jesus. Maalala nyo yung story ng kay Jesus Christ nung siya ay pinanganak? Si Mary and Joseph din, nung panahong yon nang baby pa si Jesus, ay may pag-uutos din yung hari. May command yung hari dahil natatakot siya sa parating na hari. Ang utos actually ng hari at that time, nung panahon ni Mary and Joseph, ay patayin ang lahat ng bata edad 2 taon pababa. Ano naman yung ginawa ni Mary and Joseph? Nakikita natin yung faith din nila. Okay? Sinunod nila ang panawagan, actually ng angel, at nagpunta sila sa Egypt upang magtago sa hari hanggang sa kamatayan ni King Herod. At natupad yung prophecy sa Hosea chapter 11 verse 1, "Out of Egypt I called my son." Kung kay Moses ay pagtupad ng pangako ng Diyos sa Genesis 15:13, ang kay Jesus ay pagpapakita muli ng pagtupad ng pangako ng Diyos sa kanyang pangako sa atin na tagapagligtas. At mahalaga na makita po natin ano, yung foreshadowing,
yung mga ginawa ng ating Panginoon, kung gano'n siya napaka makapangyarihan, kung paano niya tinupad ang lahat ng kanyang pangako. Ang tuon ko dito ay makita natin kung sino ang Diyos. Siya ay tapat at tunay na ating mapagkakatiwalaan. Kaya naman karapat dapat lamang na atin siyang panampalatayanan. Kilalanin siya na Diyos sa ating buhay. Tumugon ng may pagtitiwala sa Kanya sa lahat ng oras at mamuhay tayo na sumusunod sa Kanyang kalooban. Yung pagsunod po natin ay dahil kung sino ang ating Panginoong Diyos. Yung pananampalataya po natin at pagtugon natin ng pamumuhay ng may pananampalataya ay dapat po nakaayon doon sa ating pagkilala sa Diyos. Kaya po walang pagsunod, walang pagpapasakop, wala pong pagtitiwala ay dahil mali po yung pagkilala sa Diyos. Yun yung problem po ng disobedience. But true obedience, true submission, ay dahil may tama kang pagkilala sa Panginoon. Kaya nga importante sa ating pag-aaral, makilala natin kung sino ang Diyos. Hindi lamang siya yung parang, oo, Diyos siya, naglikha siya, niligtas niya ako sa aking mga kasalanan, pero kung sino siya at kung paano siya kumilos sa ating buhay. Para sa mga Hebrew Christians, ito ay mahalaga na makita nila na kailangan nilang maging matatag sa kanilang pananampalataya. May mga tao man na nag-iimpluwensa sa kanila at that time na bumalik kayo, talikuran nyo si Jesus, bumalik kayo sa Old Testament views ninyo. Ngayon, hindi na nila actually kailangan matakot sa kanila. Kung hindi dito sa example po na ibinigay ng writer ay panawagan para sa kanila na sila ay maging matatag sa kanilang pananampalataya. At sila ay magpatuloy lamang kay Kristo Jesus. Ito ay tunay actually na encouraging na paalala para sa kanila at that time. Para sa ating panahon, tayo din nawa ay maging matatag sa ating pananampalataya. Patuloy na magtiwala na sumunod sa Diyos, anuman ang sabihin ng tao laban sa kalooban ng Diyos para sa ating mga mananampalataya. We should follow God more than anything. We should follow God more than kung ano man yung pananaw ng mundo na mali na dapat daw nating gawin, o pananaw ng mundo na minsan ay nagiging pananaw natin, sundin natin ang Panginoon more than anything, lalo na sa ating mga sarili. Siguro isang halimbawa na maganda in our time, yung ginawa po ng church nila John MacArthur, yung Grace Community Church. Actually, nung panahon po ng pandemic, kung saan ang government nila at that time ay pinapayagan po na mag-operate ang casinos at iba pang mga establishment, pero pinapasara ang mga church. Diba? Bagamat may utos na ibinigay ang governor ng California at that time, ang church nila John MacArthur ay nanindigan na sundin ang kautusan ng Diyos kaysa kautusan ng tao. Diba? Tama po yung ginawa nila eh. Umapot ito actually in court. Naglaban po ito sa court for 1.5 or 2 years yata. And then in the end, nanalo po sila. They won against the government. Why? Because of their faith in Jesus Christ. They believe in God na mas importante na sumunod sa Diyos kesa sa panuntunan po ng gobyerno. Kaya nga actually may movie sila na Essential Church. Hopefully mapanood po natin sa atin. Naantay ko lang ipapadala daw kay Kito yung copy. Kung may copyright para sa atin. Kasi papalabas din sa higher up yung Essential Church. So sana in time sa atin din para makita po natin kung paano po kumilos din ang ating Panginoong Diyos. Siguro tayo, in our time, mas maganda pa yung ating sitwasyon sa ating bansa, kahit na alam kong puno kayo ng reklamo sa ating gobyerno. Dahil wala pa naman tayong kinakaharap na katulad po noon. Pero kung may dumating man, okay, sa ating panahon, na masubok din yung ating pananampalataya, tayo bilang isang church, ating susundin ang salita ng Diyos kaysa sa kautusan ng tao. Mahalaga po na makita po natin yun. Dahil nagbigay na po ng example ang ating Panginoon para sa ating lahat. Siguro kung may pag-uutos, kanyari na huwag niyong idisiplina ang inyong mga anak, huwag paluin, hindi po natin susundin yung gobyerno dito. Didisiplinahin pa rin po natin ang ating mga anak dahil ito po ay pag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Huwag niyong sasabihin sa akin na lalo na mamaya may parenting tayo. No?
Eh, withhold not correction nga eh. Hindi nyo pwede. Sabi ng gobyerno, huwag kong paluin ang anak ko. Ay, hindi ho pwede yon. You will be following something that is against the Word of God. Kung may kautusan man laban sa faith natin, in line with LGBTQIA2S+, okay, tayo pa rin ay susunod sa kautusan ng Diyos. Hindi natin sila tatawagin na day. Diba? Kung nyari daw siya ay gay at gusto niyang tawagin siyang she, natawagin natin siyang he. Dahil we will not submit to their will, but we will submit to God's will. Kung sino sila, kung ano yung pagkakalikha ni God sa kanila, yun natin ang gagamitin na pronoun para sa kanila. Actually, sa tulong at awap, biyaya ng ating Diyos, tayo ay kanyang isusustain. Diba? Sinustain niya nga yung mga midwives eh. Sinustain niya nga yung mga parents eh. Upang tayo din in our time ay makatayo ng may courage sa ating pananampalataya. Katulad ng faith ng parents ni Moses, nawa tayo din ay magkaroon ng fearless faith. May takot sa Diyos, sumusunod sa Diyos, nagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Let us pray. Lord, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong salita, sa inyong pong pagpapaalala sa amin kung anong klaseng pananampalataya dapat meron po kami. At sa mga Sundays, Panginoon Ama, na aming napagdaanan, marami kayong itinuro na sa amin. At nawa ang aming pananampalataya nga, O Diyos, ay tunay pang tumibay. Tunay pa, Panginoon Ama, na kami ay lumago sa aming pagkilala sa iyo. Upang kami din, Panginoon Ama, ay patuloy lamang din na magtiwala, magpasakop at sumunod sa iyo, O Diyos. Salamat sa inyong salita na nagbibigay buhay. Salamat, Panginoon Ama, sa bawat isa na naririto ngayong umagang ito at kami ay nagkasama-sama upang matuto sa inyong salita. Nawatunay nga po na kayo ay kumilos sa aming mga puso. Magbigay po kayo ng pagbabago sa aming mga puso at isipan na kami nga po ay tunay na magpasakop sa iyo at sumunod lamang sa iyo, O Diyos. Bless each one, O God, especially this coming week. As we go on, Lord God, with our lives, we pray that you will guide each one, help each one, Lord God, to know you more. Lord, i-encourage niyo po ang bawat isa na lumago sa pananalangin, lumago sa pagbabasa at pag-aaral ng inyong salita. Kayo po ang manguna sa amin, Panginoon Ama. Maging sa whole week po na ito, marami po akong gawain, Panginoon Ama. We will be attending a teaching, Lord God, tomorrow evening. We pray that we may be blessed, kaming mga kalalakihan. We pray, Lord God, for your blessing, even sa teaching, Lord God, sa Thursday. As I will be also be teaching, Lord God, sa midweek ng Higher Up this Wednesday, I pray, Lord, na kayo po ang maggabay sa akin, sa lahat ng aking preparations. Maging sa pagpapatuloy, Panginoon Ama, ng Missions Month sa Higher Up, on Saturday, Lord God, whole day din po ako doon, whole day po kami, yung mga Solo Cristo, Panginoon Ama. Guide each one, Lord God, na lahat po kami ay tunay na matuto sa mga katotohanan na inyo pong iyahayag sa amin sa araw na iyon. Ihanda niyo din po ako, Panginoon Ama, sa aking preparation dahil I'll be teaching in the morning. Guide me, bless me, O God, na tunay po na maging malinaw sa aking paghahatid ng inyong salita. Maging si Pastor Tim Carnes, O God, who will be teaching in the afternoon, we pray that you will guide him also and bless us all, O God, on that day. So this will be a busy week, Lord God, for me and for Higher Up. So I pray, Lord, na kayo po ang manguna sa aming lahat, sa bawat isa, until we meet, Lord God, next Sunday ulit. Bless us, O God, this day, at maging sa aming pag-meet later on after lunch for the parenting seminar, O God, as we continue our study sa Withhold Not Correction, O God, we pray na kayo po ang manguna sa aming lahat at patuloy na tulungan niyo po kami na ma-instrakan ng ayon sa inyong salita magresulta, Panginoon Ama, ng bagong puso sa amin in terms of parenting, Panginoon Ama. So thank you for everything, for all the teachings, Lord God, that you have in line, Lord God, for us, Lord God, sa mga darating pong araw. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So reminder,